Sinong mag-aakala na sa makabagong panahon ay may makakasalamuha pang aswang ang ngayoy ating bida sa istoryang ating bibigyang buhay ngayong araw. At sa masalimuot na lugar at pagkakataon, makilala niya ang taong magiging katuwang pala niya sa lahat ng bagay. Ating alamin ang istorya ng buhay ng ating bida na itatago natin sa pangalang Sonia. Muli po ay itago natin siya sa pangalang Sonia, mga kaaswang. Isang masahista at bilang may gusto na may istrakita, ay pinasok na nito ang ngayon na uusong home service. Isang babaeng malakas ang loob na kayang suungin ang panganib sa kabila ng panganib na nakaamba. Lalo na at hindi pa nito kilala ang mga minsay nagpapa-home service na mga kliyente. Minsan ay nakakaramdam rin siya ng takot dahil hindi naman dingin sa lahat ng maraming nagpapabalitang na rape na kagaya niya. Ngunit dahil sa kakapusan ay kinakailangan nitong suungin ang panganib. Lalo na at apat pa ang kanyang mga kapatid ang kailangan niyang bigyan ng baon sa araw-araw. Ngunit kakaibang karanasan ng ngayon ilalahad niya. At ito ay kung paano niya napatunayan na may aswang talaga na naglipa na sa ating mundo. Anak, tama na kaya iyang pag-home service mo na iyan? Sumasapat naman ang sahod mo araw-araw ah. Bakit kailangan mo pang lumabas sa gabi para sa home service? Nabalitaan mo naman ang isang nag-home service na ref, hindi ba? Nag-aalala lang sa adang ina niyang si Aling Dolores. Nay, nagkataon lang iyon. Huwag kang mag-alala sa akin dahil nag-iingat naman ako. Kahit na sunya, dalaga ka at ang payat pa. Ano ang laban mo sakaling may masamang pakay pala ang customer mo? Si nanay talaga, huwag mong isipin ang mga negatibong bagay. Doon lang tayo sa positibo dapat. Napailing na lamang si Aling Dolores sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Ngunit isa lang din kasi ang nais nito, ang maibigay ang luho ng mga kapatid paminsan-minsan. Simula noong mamatay ang kanyang ama ay siya na ang tumayong haligi ng tahanan, gayong isa siyang babae. Ayaw rin kasi niyang magkandakuba ang ina niya sa paglalabada para may pera. Masakit sa dibdib niyang makita ang ina na nahihirapan. Kaligayahan niyang makita ang ina na masaya tuwing inaabutan niya ng malaking halaga ng pera na para sa mga gastusin sa bahay. Madalas ay sobra ito, kaya kahit papaano ay nakakaipon rin sila dahil hindi naman maluwa si Aling Dolores na siyang umahawak ng budget. Basta anak, ingat ka lagi. Hindi natin alam kung ano ang nasa utak ng isang taong kaharap natin. Kailangang mapagmatsyag ka sa kilos ng iyong kaharap. Bili nito. Oo na po, Nay. Ikaw talaga sobrang abansya ng utak mo. Manalig lang po tayo sa taas. Siya naman ang may hawak ng buhay natin. Wala nang nagawa pa si Aling Dolores dahil sobrang positibo ng utak ni Sonia. Hanggang sa isang gabi ng Biyernes, isang kasama ni Sonia sa trabaho ang nag-alok ng isang kliyente. Kliyente mo naman pala, bakit sa akin mo ibibigay? Tanong ni Sonia sa kasamang si Lisa. Hindi ko kliyente. Wala yung kaibigan ng kliyente ko. Kukunin ko naman sana, kaso yung maldito kong boyfriend. Gustong lumabas kami mamaya. Tinanggihan ko nga kasi nga, sayang pa yung extra na kita. Kaso ayun, nagselos. Yun na lang daw ang gawin kong boyfriend, huwag na siya. Napakakitid ng utak. Nako. Ayan, kaya ayaw kong magkanobyo. Sakit lang sa ulo ang mga iyan eh. Huwag ako, Sonia. Nasabi ko na yan dati pero wale. Kapag tatamaan ka ng pana ni Copido,
Tignan lang natin kung talagang makakatanggi ka pa. Napailing na lamang si Sonia habang nakangisi dito. Naging mahaba pa ang kanilang pag-uusap hanggang sa magpaalam na ito dahil nasa labas na ang nobyong naghihintay. O paano? Puntahan mo na lang ba ang address na yan? Tanong ni Lisa kay Sonia. Oo, diretso na ako mamaya sa nasabing address. Ingat kayo. Bilin niya kay Lisa. Ikaw ang mag-ingat, oy. Safe ako sa nobyo ko, samantalang ikaw, baka maligaw ka pa. Saka huwag paggabi masyado dahil hindi mo pamilyar ang lugar. Oo, sige, salamat. Mabilis na rin siyang nagligpit ng kanyang gamit para diretso na sa nasabing address. Narinig na niya ang lugar, ngunit hindi naman pamilyar sa kanya iyon. Matapos bumaba ng jeep, ay kailangan pa niyang sumakay ng tricycle. Sa lumang sementeryo na itong sinasabing mong address, iha. Sigurado kang doon ang punta mo? Tanong ng matandang driver ng tricycle. Ito po yung nakalagay sa address eh. Aba, hindi ka natatakot. Talagang nasa harap nito ang nakakatakot na lumang sementeryo. Dinig ko ay maraming mga ligaw na kaluluwa ang nagpapakita dyan sa gabi. Maliban pa doon sa ginagawa na raw tirahan ng mga aswang ang lugar na yan. Naku po Manong, naniniwala naman kayo sa mga ganyan. Ay naku, hindi totoo yan. Tsaka kailangan ko pa ng pera kaya ayaw kong panghinaan ng loob. Matapang niyang sagot sa driver. Hindi na nga sumagot pa ang lalaki at baka matawag pa itong duwag ni Sonia. Sa kabila ng pagiging matanda at kalalaking tao nito. Ito na yon. Ayan ang bahay na sinasabi mo at itong sa tapat ay ang madilim at nakakatakot na sementeryo. O siya, bahala ka na dyan. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Ay, pero matapang ka naman. Kaya sige lang. Ipagpatuloy mo lang iyang pagiging matapang mo. Pagkawi ka ay humarurot na itong palayo. Hindi man lang nakapag-react si Sonia sa huling sinabi ng lalaki. Ang totoo ay nangingilabot na rin ang kanyang buong katawan. Sino bang nagsabi na hindi ako takot sa ganito, oy? Sambit niya sa kanyang sarili. Tanging mapanglaw na liwanag ng buwan lamang ang tanging tanglaw niya sa gabing iyon. At maingat pa siyang naglalakad patungo sa harap ng lumang gate ng bahay. Anong klaseng bahay ba ito? At para naman yatang ghost hunter ang nakatira dito sa bahay na to? Angil niya sa mahinang boses. At ganoon na lamang ang palahaw ng kanyang boses nang biglang lumangit-ngit ang lumanggit. Bumukas ito at isang baritonong boses ang sumaway sa nakakarinding tinis ng kanyang boses. Ang ingay mo naman. Binubulabog mo tuloy ang mga nakapaligid. Saad ng lalaki. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki. Kung matanda ba ito o binata, lalo na at nakasombrero pa ito. Pasok ka na, bilisan mo. Utos pa nito. Mabilis naman siyang tumalima at kaagad din na isinara ang gate at dali-daling pumasok sa loob. Magandang gabi po sir, ako si Sonia. Ikaw po ba yung magpapa-home service na massage? Tanong niya. Malamang. Pero ang bilin ko sa araw, hindi sa gabi. Binulabog mo pa ang paligid ko. Bakit? Totoo bang may multo? Tanong niya ngunit hindi pa man nakasagot ang lalaki nang biglang humuni ang mababangis na mga aswang. Halos nakapaligid na mga ito sa malaki. Ngunit sobrang luma ng bahay. Yan, narinig mo ba? Yan ang totoo. Sila ang mga binulabog mo. Aswang yan, hindi ba? Tanong pa ni Sonia sa lalaki. Oo, sila ang binulabog mo. Lagot ka at hindi ka na makakalabas pa ng bahay na ito. Hala, bakit pati ikaw rin ba ay aswang din? Halos iiyak na si Sonia sa sobrang takot. Parang gustong sirain ng mga aswang ang bubong kung hindi lang sa matibay na yero ito at makapal.
Napayaka pa siya sabay pakanlong sa binata nang biglang banggain ng isang uwak ang bintana ng kristal ng bahay. Hindi ka na sana nagpunta pa dito. Alam mo namang gabi na. Hindi ka man lang babinalaan ng mga driver. Sumbat ng binata. Bakit kasi dito ka nakatira? Kasalanan ko patuloy ngayon. Kanino pa ba ikaw ang nambubulabog sa mga nilalang dito? Alam nga namang sa paru-paro ko isumbat. Napairap na lamang si Sonia sa binata sabay taas ng uso. Saktong nahuli ito ng binata kaya napikon ito sa kanya. Alam mo ba kung bakit ako nagtatago sa abandonadong bahay na ito? Namilog ang mga mata ni Sonia nang marinig iyon. Tiningilan niya ito nang may takot sa mga mata. Sino ka ba? Ako. Ako si Lauro. Ako ang pumatay sa tsismosa at maingay kong kapitbahay. Wala kasing magawa sa buhay, kaya ayon, binalatan ko ng buhay. Seryoso itong nagkukwento kaya hindi na imik si Sonia. Wala siyang reaksyon at halos hindi na siya makatingin sa lalaking kaharap. Sa utak niya ay tila nanganganib nga yata ang buhay niya. Hindi sa mga aswang na talaga namang hindi niya pinaniniwalaan noon. Kundi sa lalaking kriminal na siyang nasa harapan niya ng mga panahong iyon. Mas lalo na lamang niyang diniina ng pagpikit ng kanyang mga mata nang lalong naging agresibo ang mga nilalang sa paligid. Huwag na huwag kang matulog kung ayaw mo na atakihin kanila sa pamamagitan ng bangungot. Banta ng binata. Hindi kumibo si Sonia. Sa utak niya ay ligtas naman siya sa mga aswang. Kung tutuusin ay nanganganib pa siya sa kamay nito. Mukhang natakot ka nga sa akin, hindi sa mga aswang na yan ha. Nakakangising wika ni Lauro. Hindi pa rin kumibo si Sonia. Galing akong abroad at magdadalawang linggo pa lang ako dito. Abandonado itong bahay ng lolo at lola ko isang dekada na rin simula noong inabandon na ang sementeryong katapat. Dahil masyado ng puno at pinamugaran pa ng mga aswang. Kwento ng binata, seryoso pa rin ito. Nakakalito ka naman po. Ano ba talaga? Baka mamaya sabihin mo na naman ikaw talaga ang leader ng mga aswang. Napatawa ng mahinang binata habang nakatitig sa kanya. Alam mo, gusto kita. Tanging sagot ng lalaki. Napairap si Sonia sa sinabi ng binata. Hinding-hindi siya nito madadaan sa pagganoon. Nagkwento pa ito sa mga karanasan nito noong unang araw na dumating ito sa ancestral house ng kanyang lolo at lola. At kung paano niya nadiskobre ang bagay na kinatatakutan ng aswang. Mabuti na lang at baon-baon pa rin niya ang baon-baon niyang holy water na bigay ng pari noong isa pa siyang sakristan. Matagal na panahon na iyon ngunit nakatago at baon-baon lang niya lagi sa kanyang bag. At iyon ang isinasaboy niya sa mga aswang. Takot nga ang mga ito ngunit hindi pa rin siya nilulubayan. At halos gabi-gabi ay naging bisita na niya. Bakit ka pa nagtsatsaga sa liblib na lugar ng bayan na ito? Kung ganitong napaka mapanganib pala. Marami akong alaala sa bahay na ito kasama ang lolo at lola. Noong mamatay sila, di man lang ako nakauwi dahil kakalipad ko lang din patungo sa aking trabaho. Ibig sabihin, sabay silang namatay? Tanong ni Sonia. Wala silang pakialam sa mababangis na huni ng aswang sa labas. Idagdag pa ang mga alulong na mga aso. Sinadya silang patayin, masaker at dahilan ay ang kaparasong lupa. Pinsan ko lang din mismo ang may gawa kaya sobrang sakit. Hindi ko matanggap ang pagkawala nila. Emosyonal ang binata habang nagkukwento. Pasyensya na. Tanging sambit ni Sonia. Ayos lang. Nakangiting wika rin ang binata. Ibig sabihin ay ngayon ka lang nakauwi sa ilang taon mong paninirahan sa abroad?
Umuwi ako noong unang taon ng date anniversary nila. Pero bumalik din ako kaagad dahil sa aking trabaho. Nung malaman ko na ibinebenta nila mama ang bahay na magkapatid, ay ako na ang bumili. Kaya akin ang ancestral house na ito na isang dekada na ring naabandona. Napatingala si Sonia at inikot ang tingin sa buong kabahayan. Napakatibay pa rin kasi nito kahit halatang lumang modelo na. Kaso ay napakadelikado ng lugar na ito, ang daming aswang. Reklamo ni Sonia. Ayos lang, hindi naman sila makakapasok sa bahay ko dahil matibay ito. Minsan nga lang ay inaatake nila ako sa pamamagitan ng bangungot. Hinahabaan ko lang ang pasyensya ko sa mga iyan. Kapag napuno ako ay talagang mawawala na sila sa lugar na ito. Kapag talaga hindi pa nila ako tatantanan. Litanya ng binata. Walang magawa si Sonia kundi ang magpaumaga sa bahay na iyon. Alam niyang mag-alala ng sobra ang kanyang ina at mga kapatid. Ngunit wala siyang magawa dahil hindi naligtas ang lumabas pa sa lugar na iyon. At liban pa doon ay wala na siyang masasakyan pa. Napagtanto din niyang mabuting tao si Lauro at sa buong magdamag na nakapaikot lang ang mga aswang sa bahay ni Lauro ay nakabantay lang din ito sa kanya na nakatulog na dahil sa sobrang pagod. Hindi na niya namalayan na sa katagalan ng pag-uusap nilang dalawa ng binata at sa simpleng pagpikit niya ng kanyang mga mata ay diretso na palang hinila ng antok ang kanyang kamalayan. Nagising na lang siya umaga na. At nagulat pa siya nang magising sa isang hindi pamilyar na lugar. Nasaan ako? Tanong niya kasabay ng pagbalikwas niya ng gising. Ngunit naalala din kaagad ang dahilan kung bakit siya naroon. Saktong nakatayo na siya nang biglang bumukas ang pinto. Ayos ka lang ba? Tinanghali ka na ng gising nga. Puna ni Lauro. O nga eh, pasyensya na. Mabuti na lang at day off ko ngayon. Ganun ba? Hindi mas mabuti. Kumain na muna tayo bago ako magpapamasahe sa iyo. Nakatulog ka na kagabi kaya hinayaan na lang din kita. Sa haba ng kanilang pag-uusap noong nakaraang gabay ay naging komportable na lang din si Sonia sa binata. Mas lumanta ng kagapuhan ng binata nang masilayan niya ito sa araw. Bakit pala hindi ka nalang nag-asawa para naman may makakasama ka sa buhay? Mukhang may edad ka na naman ah. Nakangisi lang ang binata. Akala ni Sonia ay wala itong sasabihin. Ngunit bigla itong nagsalita. 38 na ako at tatanda na yata akong binata nito. Wala rin naman akong may nakikitang matinong babae kaya ayos lang din. Ang sakit mong magsalita ha. Akala mo naman kayong mga lalaki mapagkatiwalaan talaga. Mas malala pa nga kayo sa aming mga babae. Reklamo ni Sonia. Humingi na lamang ng paumanhin si Lauro nang makitang tila nasasaktan ang dalaga sa kanyang sinasabi. Pasensya na. Hindi ko alam dapat. Hindi ko dapat nilalahat pero kasi ay dalang-dala na ako sa tatlong nakarelasyon ko. Lahat sila pera lang ang lahabol sa akin. Mahimig ginanakit na wika ni Lauro. Muli na naman itong nagkwento tungkol sa karanasan niya sa pag-ibig. Kung paano siya pinirahan at kung paano niya nahuhuli na may ibang karelasyon ang dating mga nobya. Si Sonia ay tahimik lang nakikinig at nakisimpat siya sa sakit na naranasan ng binata. Talagang it's a tie sa utak ni Sonia. May lalaking manloloko ngunit di rin pala patatalo ang mga babae. Kaya napagtanto niyang wala talagang matino sa taong hindi pa nakalaan sa iyo. Ganun yata siguro sa buhay hanggat hindi mo pa nakikita ang talagang para sa iyo. Huwag mo lang isarado ang puso mo at siguradong nilaan lang yun ng Panginoon para sa iyo. Tanging saad ni Sonia. Akalain mong may karanasan ito sa pakikipagrelasyon. Gayong kahit isang beses ay hindi nito naranasan na magpaligaw. Maraming manliligaw kung gugustuhin, subalit ayaw niya. Dahil mas binibigyang halaga niya ang pag-aaral ng mga kapatid.
Tahimik na kumakain si Lauro kaya tahimik na lang din si Sonia. Pasulyap-sulyap ang binata sa dalaga habang kumakain. Hanggang sa hindi napigilan na mapatanong si Lauro sa dalaga. Ikaw, Sonia, may nobyo ka na ba? Mabilis na umiling ang dalaga at tipid na nginitian ang binata. Wala pa akong panahon sa mga ganyan, Sir Lauro. Ang dami may ko pang kapatid na pag-aralin. Kaya tsaka na yung love life. 24 pa lang naman ako. Tsaka kung magkaroon man ako ng nobyo sa huli, yun sanang kayang intindihin ang pagiging breadwinner ko. Dahil kung hindi, ay ayos lang din na tumanda akong dalaga. Mahabang kwento ni Sonia. Napatango lang si Lauro habang nakatingin sa seryosong mukha ng dalaga. Halata sa mukha nito na isang seryosa at formal na babae, kaya lihim na napahanga ang binata. Aminado siyang sa ilang oras na pagtitig niya sa maamong mukha ng dalaga, ay tila nagayuma siya nito. Kakaibang taglay na kagandahan mayroon ang dalaga. Tipong ganda na napagkit sa utak niya na kay hirap burahin. Napaisip siya ng gusto kung binibigyan ba siyang muli ng pagkakataon para muling tumibok ang puso. Matapos nilang mag-almusal ay nagpamasahe na si Lauro. Napaidlip pa siyang saglit matapos ang masarap na masahe ng dalaga. Kaya muli na namang naantala ang pag-uwi ng dalaga. Dahil kailangan pa niyang hintayin magising ito para sa bayad. Nang magising ito ay nagpasya na siyang magpaalam para umuwi. Ngunit mabilis na nagpresenta si Lauro na ihatid ang dalaga sa bahay nito. Ayaw sana ni Sonia kaso ay mapilit ang binata. Gusto ko lang makilala ang ina at mga kapatid mo. Baka naman pwede mo akong ituring na isa sa mga kaibigan. Walang magawa si Sonia dahil nagmagandang loob naman ang binata. May motorsiklo si Lauro at ito ang ginamit ni Lauro para maihatid si Sonia sa bahay nito. Habang naglalakbay sa kahabaan ng kalsada ay itinuro ni Lauro ang mga aswang na nakatira sa abandonadong sementeryo. Akalain mong normal na tao sila sa araw pero mga aswang na mababangis sa mga iyan sa gabi. Tignan mo, magtatago kapag nakakita ng tao. Hindi mo talaga akalaing aswang yan, tila nga mga inosente kahit purmahang damit ay tila mga sinaunang tao pa. Oo, taong bukid talaga ang mga iyan. Di ko rin nalang kung bakit napadpad ang mga iyan sa lugar na ito. Mga Maria Clara pa ang datingan. Oo nga po, Sir Lauro. Mukhang mga inosente talaga sila. Punapanisyon niya. Malinaw pa niyang naalala kung paano gustong sirain ng aswang ang kristal na bintana. Kung paano siya tila tinakasan ng kabaitan dahil sa takot ng makita ang nakakatakot na mukha ng mga ito. Ang naglalaway na bibig na may mahabang pangil. Mga mabalahibo at maitim na katawan nito at mga mahabang kuko. Ayaw na yatang maranasan ulit iyon ng dalaga. Hanga lang siya sa katapangan ng binata na ilang araw na pagiging maperwisyo ng mga nilalang na ito, ay natiis pa rin ito. Sa biyahe ay puro personal na bagay ang kanilang napag-usapan. Tila ba komportable na sila masyado sa isa't isa? Hindi man lang nakaramdam ng pagkailang si Sonia sa bagong kakilala na binata. Ramdam kasi niya ang kabaitan nito. Pagdating ng kanilang bahay ay sinalubong kaagad sila ni Aling Dolores. Nahalatang walang tulog at puno ng pag-alala ang mukha. Naku naman anak, mamamatay na ako sa pag-aalala sa iyo eh. Naiiyak na wika ng ina. Pasensya na po nay kasi po ay... Kasalanan ko po nanay. Biglang sabat ni Lauro. Pinutol nito ang sasabihin ni Sonia. Anong nanay? Bakit nanay ang tawag mo sa akin? Maging si Sonia ay nagulat din sa inasta ng binata. Bigla na lang itong sumabat sa kanilang usapan ng mag-ina at nakinanay pa sa kanyang ina.
Pinilit ko po kasi siyang hindi umuwi kagabi na eh. Magkasama po kami magdamag kaya kasalanan ko. Wika ni Lauro habang nakatingin kay Sonia. Nahalata ang gulat sa mukha. Desmayado ang ginang na napatingin sa anak. Akala ko ba ayaw mong magnobyo? E matagal mo na pala itong tinatago. Hindi nakaimik si Sonia dahil sa sobrang gulat. Hindi niya inaasahan ang biglang pakisawsaw ni Lauro sa kanyang buhay. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Handa po akong pagkasalan si Sonia at lalong handa po akong tumulong sa mga gastusin at mga pangangailangan dito sa bahay. Maging sa pag-aaral ng mga kapatid ni Sonia. Namilog ang mga mata ng dalaga sa sinabing iyon ng binata. Hindi niya alam kung nanggugod time lang ito, pero kitang kita ni Sonia ang kagalakan at tuwa sa mukha ng ina. Tila ba botong boto ito sa lalaki gayong wala namang totoo sa lahat ng siunabi nito. Nang mabigyan ng pagkakataon ng dalawa na lang sila ang naiwan, ay sinunbatan kaagad ni Sonia ang binata. Kay bilis na mga pangyayari, hindi nakapag-react kanina si Sonia. Bakit mo pinaasa ang ina? Bakit ka nagsinungaling? Tanong ni Sonia sa binata. Kapag sinabi kong maraming aswang sa napuntahan mong bahay, malamang hindi ka napapayagan na mag-home service pa. Wala rin naman akong balak dahil sa nangyari kagabi. Buhiin mo ang sinabi mo kay nanay. Ayokong umasya siya sa wala. Ayokong babawiin. Pagmamatigas ng binata. Lauro naman, reklamo ni Sonia. Kasi Sonia, pwede naman siguro nating tutuhanin iyon. Napagtanto ko na baka nga hindi ako sinerte sa mga babae noon ay. Dahil ikaw talaga ang babae na nakalaan para sa akin. Hindi nakaimik ulit si Sonia. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay nakalaan ang linggo na iyon para sa kanya na puno ng sorpresa. Aminado siyang malapit din ang loob niya sa binata. Ngunit ayaw niya sa ganoon kabilis na pangyayari. At kahit pa kagabi lang niya ito unang nakilala, kung hindi pa yata sa mga aswang ay hindi sila maging ganoon kalapit sa isa't isa. Nang hindi pa rin umimik si Sonia ay muling nagsalita si Lauro. Kaya ko naman maghintay kung gusto mo na ligawan pa kita ng ilang buwan. Kung iyon ang magpapatunay na seryoso ako sa iyo at totoo ang balak ko, napakasalan ka. Parang gusto ng sampalin ni Sonia ang sarili. Pakaramdam kasi niya ay nananaginip lang siya. Pero humingi siya ng ilang araw kay Lauro at pinasigurado niya rin ang binata. Baka kasi nabigla lang ito sa desisyon. Ngunit nanindigan si Lauro. Hindi siya teenager na pabago-bago ang utak at damdamin. Napatingin si Sonia sa sinabi ng binata. Hindi man kapanipaniwala ay napagtanto niyang hindi sa tagal ng pagkakilala ng dalawang tao ang tinatawag na totoong pag-ibig. Kahit sa kritikal o kahit sa napaka-imposibleng sitwasyon, kung makilala mo ang taong para sa iyo, ilalaan pa rin ng nasa taas. Tinutuhanan nga ni Lauro ang sinabi hanggang sa nagpasya na talaga itong hingin kay Aling Dolores ang basbas upang magpakasal na. Buong puso ring ibinigay iyon ni Aling Lourdes, lalo na at nakikita rin ng Ale kung gaano kaseryoso ang binata sa kanyang anak. Walang naging hadlang sa kasalan dahil wala rin naging problema sa mga magulang at pamilya ni Lauro. Matagal na rin ang mga itong gusto ng magkaroon ng pamilya ang binata para magkaroon na rin ito ng supling. Matapos maikasal ay nagpasya na si Lauro na doon na sila titira sa ancestral house ng kanyang lolo at lola. Kahit nakakatakot doon ay ayos lang, basta kasama lang kita lagi mahal ko. Napangitay si Lauro sa tura ng asawa. Hindi naman sila nananakit, pananakot lang ang kaya nilang gawin dahil takot sila sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Manalangin na at laging sambitin lang natin ang pangalan ng Diyos Ama. Hanggang dyan lang naman ang kaya nilang gawin.
Sa katagala ng pagtira nila sa lumang bahay ay nasanay na nga sila sa mga aswang na naglipa na at mga alulong ng aso sa paligid. Walang naging problema sa kanilang pagsasama. Hanggang sa isang magandang balita ang inihayag ni Sonia isang umaga sa kanyang asawa. Mahal, buntis ako. Nakangising wika ni Sonia. Talaga, naku, magiging tatay na ako nito. Napayakap si Lauro sa asawa dahil sa sobrang saya sa inilahad nitong balita. Walang katumbas ang kasiyahan na nadarama niya ng mga sandaling iyon. Huwag kang mag-alala, mahal ko. May nakalaan na para sa ating anak hanggang sa kanyang pag-aaral sa huli. May naisipan na rin akong magiging mabuting negosyo at sasapat din na pangpuhunan ang naitabi kong pera. Masasabing isa sa Sonia sa mga babaeng maswerte pagdating sa asawa. At malaki ang pasasalamat niya sa itaas dahil ibinigay sa kanya ang ganoong uri ng lalaki na magpapagaan sa kanyang buhay. Matapos ang ilang taon na sakrapisyo niya para sa kanyang mga kapatid at ina. Ilang taon din niya itong pasan at sa ngayon ay ang asawa na niya ang umako sa lahat ng kanyang responsibilidad gaya ng pangako nito sa kanya. Hindi rin ganoon kabigat dahil ang sumunod kay Sonia ay isa ng ganap na guro. At maswerte na ring nanunungkulan sa paaralan ng gobyerno kahit voluntaryo pa lang. Pasasaan pa at magiging regular din ito pagdating ng araw. Inakala ng dalawang parehong walang karanasan sa pagiging magulang ay magiging normal pa rin ang kanilang pagtira sa lumang bahay na iyon. Hindi nila inasahan na sa unti-unting paglaki ng umbok na tiyan ni Sonia ay mas magiging marahas ang mga nilalang sa kanilang paligid. 5 buwan pa lang noon ang tiyan ni Sonia. Eksaktong 6 pa lang ng hapon nang mapapaikutan na ang kanilang bahay nang mababangis na naman ng mga aswang. Biglang naghuhumiyaw sa sakit ng tiyan ang ginang. 5 buwan pa lang ay tila gusto na niyang umere para mailabas na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Panay ang paninigas nito at sobrang likot ng bata sa loob. Napapaiyak na si Sonia sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Taranta na rin si Lauro at halos mauubos ng kanyang holy water. Ngunit hindi man lang sila tinitigilan ng mga aswang sa paligid. Biglang naalala ni Sonia ang sinabi ng ina niyang 1 beses. Hindi lang takot sa maalat ang mga aswang, kundi maging sa amoy din ng goma. Kaagad na bumaba si Lauro upang sindihan ang lumang gulong ng kanyang motorsiklo. Napansin nga niyang unti-unting nagsialisa ng mga ito palayo. Sa galit ni Lauro ay naisipan niyang kunin lahat ang kanyang mga lumang gulong. Inihagis niya iyon sa mga abandonadong sementeryo sa kabinuhusan ng gasolina. Yan, tignan lang natin kung talagang magtatagal pa kayo dito mga perwisyong nilalang. Sigaw niya, kasabay ng pagliyab na iyon. Pinabayaan niyang lumaki ang apoy at huli nang dumating na mga bombero dahil natupok na ng apoy ang buong lumang sementeryo. Kinabukasan ay kitang-kita ang lawak ng pinsala at wala na doon ang mga tagpi-tagping bahay na mga nagkukunwaring tao sa araw. Ngunit mapinsalang nilalang sa gabi. Hindi na kaya talaga babalik pa sa bakanteng lote na iyon ang mga nilalang mahal? Tanong ni Sonia sa asawa habang nakasilip sa bintana. Hindi na. Sigurado ako doon at isa pa ay narinig kong itatayo na dito sa susunod na taon ang paaralan ng elementarya na pagmamay-ari ng gobyerno. Talaga? Naku, magandang ideya yan, mahal. Pwede tayong magtayo ng sari-sari store dito, lalo na mga gamit pang estudyante. Masayang wika ni Sonia. Iyan din ang naisip ko, mahal. Bahala ko sanang kumuha ng pwesto sa palengke. Ngunit nang marinig ko ang balitang iyan, biglang nagbago ang isip ko. Kasi kapag dito, hindi na tayo magbabayad ng renta. Oo, at baka sakaling makapasok din bilang regular na guro si Sisa.
Hindi malapit lang ang magiging tirahan niya dahil pwede siyang titira dito. Bala ko talagang dito na sila lahat patirahin. Ang laki at ang dami ng kwarto natin dito. Sayang naman kung hindi sila magamit. Tsaka masaya kapag marami tayo dito. Uwi ka pa ni Laura. At biling napatingin si Sonia sa asawa. Oh, bakit parang ayaw mo? Tanong ni Laura. Siyempre gusto. Kaso ay baka kung anong sasabihin ng mama mo. Buong pamilya ko na ang bubuhayin mo at patitirahin sa bahay na ito. Mahal naman. Bakit iyan ang nasa isip mo? Parang walang problema sa mama at papa ko iyan. Hindi sila mahilig manghimasok sa buhay ng kanilang anak noon pa man. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Paniniguro ni Laura. Makalipas ang ilang buwan ay tagumpay na nailuwal ni Sonia ang malusog at napakagwapong sanggol na lalaki. At sana all gwapo. Ito ang mas nagpapatibay pa sa dalawang nagmamahalan. Makalipas ang ilang taon ay natupad din ang plano. Dahil nabuksan na nga sa wakas ang paaralan ng elementarya sa kanilang tapat. Malaking bagay iyon para sa kanilang pangkabuhayan. Isang magandang balita pa ay nakapasok si Sisa, ang kapatid ni Sonia, bilang isa sa mga guro ng nasabing paaralan. Ang dating kahirapan na naranasan nilang magpamilya ay nanatiling isang magandang karanasan sa buhay na hindi lahat ng oras kailangang tiisin ang kahirapan. Lumilipas ang mga oras, ang mga mapapait na karanasan at kahirapan. Dadaan lang ito sa ating buhay. Hindi ito magiging permanente, kaya huwag pagka-stress sa isang bagay. At ito ang lagi niyong tatandaan. Huwag kayong magkulong sa inyong comfort zone. Gumawa ng paraan at dumiskarte. Para sa huli, ikaw ay magiging negosyante. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kung masyado namang mahaba, pasyensya na. Pero ang totoo ay, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga tumapo sa videong ito. At lalo na sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Mabuhay kayo at God bless.